nagkakoso sila ng trouble, nagbabatuhan. Nakikita mo, minsan nagiinuman, mga minor. Kaya talagang sakit mo ng ulo. Grupo ng kabataan. Grupo ng mga kabataan. Menor de edad. Tataang nagnanakaw umano at gumagamit ng solvent. Sabi ko, ba't nagawa niya yun? Eh, meron naman siyang pagkain, may sarili siyang bahay, wala siyang ginagawa kasi gusto nga niya mag-aral. Parang awa na ninyo kung sinong mangga yung magusgasan ako. Mini ako ng tawad sa inyo. Pinawarin ninyo, panganak ko. Matagal na po ang aming kaibigan. Bata pa lang po kami. Kami-kami na po ang magkakasama. Mabait naman po yung kaibigan namin na yun. Madasali, tahimik, saka madaling pakisama. Talagang sobrang gulo lang po sa lugar nila. Kahit sa may lumingon, mapapaliwat kanan, walang kaayusan sa lugar nila. Uy, Justin, chat ka muna. Dadalhin mo po sa bahay nila. Halos araw-araw, babangayin yung mga magulang niya. Pero, natural kayo na naman dito. O bakit? Bibigay ka ba na sakto? Ha? Bibigay ka ba? Dalawa kayo nandito. Binigay ko yung saktong pera. Ang sabihin mo sa babae mo, binibigay sakto. Ang babae na naman. O bakit? Hindi, hindi, hindi. Natural! At dito na ako sa bahay mo, diba? Hoy! Narinig ko sinasabi ng kapitbahay natin. Ano makalot kayong pula? Ano mo papaliwalaan yung mga kapitbahay? Kaya mag gusto mo ito, paliwala ako! Ano ba? Ano ang asawa mo? Kapag hindi paliwala ka ba? Bahala na ka sa buhay mo, alis na ako dito! Bukal mo ba sa bahay ka? Wala ka nababali yung pamilya! Tapos yung tatay niya po, palagi po siyang pinag-iinitan kapag nag-away po sila ng natin sa inyo. Hindi mo mabayad bayaran. Kaya magkakabalkas ka na naman pera sa laba.
lumabas? Iba naman na napakalili nito. Ay, ano ba sa lahat nito? Natural din lang naman dito. O bakit? Nagbibigay ka ba ng sakto? Ha? Ha? Nagbibigay ka ba? Dalawa kayo dito. Binigay ko yung sakto. Ang sabihin mo sa babae mo, binibigay sakto. O babae na naman. O bakit? Hindi. Ay, natural. At dito na ako sa bahay mo, talaga? Hoy! Narinig ko sinasabi ng aming bahay natin. Ano kayo sa inyo? Wala ko pa paliwala yung aking bahay natin. Ano? Gusto mo ito? Paliwala ako. Ha? Ang asawa mo. Kapag hindi paliwala ka ba? Eh, kasi yung bala sa buwan mo! O ikaw, ano tinitingi mo dyan? Pumasok ka nun! Sama ka nyo muna, kwenta mo nga! Kaya, mas pinipili na lang po na tumambay kaysa umuwi sa kanilang bahay. May pagkakataon nga po, nakatambay lang kami. Nakita namin yung tarantado tatay nun. May nasamang ibang babae. Kaya yung babae niyo, kahit hindi na ko yun eh. Kaya, hindihandaan na lang namin sa biro nang mapasaya namin siya. Ay, kusulahan, kabit yun. Hindi niya kabit yun. Dito naman po sa school, ganun din naman po. Halos lahat po ng buong klase, parang ayaw din po ata sa kanya. Uy, yan na pala si Senyo. Oh, yan na pala si Senyo eh. Alam niyo ba, kung gumupo kayo sa research, hindi man lang yung mag-service namin. Ang hirap-hirap na research, hindi ka man lang mag-uupo. Ben, ka pa may hindi. Lagi yung ganun pabigat. Okay ko sa group namin, Ben, lahat ng pabigat. Sana ka, hindi ko na lang mag-grupo yun. Hindi rin naman po siya kagalingan sa klase. Pero, prosigido po siya makapagtapos. Takot na gising. Pre, ito na nga pala yung pagpiksan natin. Nabalik na lima. Medyo mababa score mo. Ako medyo mababa? Eh, sobrang baba nga ng score niya. Nagsasaya ka lahat ng pamasahe mo? Ang baba yung mga score mo? Iyan mo naman eh. Hoy, si Perry na kayo. Iba ka na lang dito kayo. Iba, iba. Huwag ka na kayo ni Sokong Kiso sa mga pinusapan. Kahit tratuhin po siya ng gano'n ang mga kaklase namin, hindi na lang po niya pinapansin. Hindi na rin po kasi kami nag-uusap nitong mga nakaraang linggo eh. Lalabas ka na naman! Ay, maaga, napakingin mo. Ano ba ba problema mo? Lalabas ka na naman! Eh, kasi bala sa buwan mo! O ikaw, ano tinitingi mo dyan? Pumasok ka nun! Sama kayo muna, kwenta mo nila! Ay, ano pala si Senyo eh. Alam niyo ba, kung tumulong kayo sa research, hindi man na din sila. Ang hirap-hirap na... Ay, sama kayo mga babae. Binagi yung gano'n yung pagkakas. Ano? Ano ba nakita ng tatay? Ano ba yung sumababa? Isang tama nga ng school game. Isasaya ka lahat ng pamasahe mo. Ang baba yung mga score mo. Kaya wala na rin po yung balita sa kanya. Tingnan lang po sa amin yung mga bali-balitang gumagamit na daw po siya ng pinagbabawal na daw po. Kalamang po, galing yun sa mga kapitbahay ng ating.
Sa sobrang dami po ng problema at pinagdadaanan ni Senyo, nagawa niya po yun para kahit paano makalimot po siya sa mga problema niya. O ikaw, ano tinitinitin mo dyan? Uwas ka nun! Saan ngayon mo nakapwenta mo nila? Ano, medyo mababa. Eh, sobrang baba ka ng studio. Sasayang ka lahat ng pamasahe mo. Ang baba ng mga score mo. O, yun lang pala si Senyo. O, yun lang pala si Senyo eh. Alam niyo ba, kapag nagpo kayo sa research, hindi man lang yung mga service si dami ko. Ang hirap-hirap ng research, hindi ka pala yung mga buhay. Bilang ka pa kayo yun. Bilagi yung ganun pabigat. Ito ko sa group namin, Bella. Sana ka, hindi ko na lang mag-grupo yun. Hindi ko na lang. Sobrang napapadalas na rin po kasi ang pag-aabsent niya. Kaya napagpasyahan na po namin na puntahan siya sa kanila. Pero wala lang po. Nahuli lang po kami ng dating. Itong sulat na lang lang po yung naabutan namin. Kung nanay at tatay, araw-araw na lang ba palaging ganito? Bakit parang walang pagpapago? Hindi ko naman gustong umantok sa ganitong sitwasyon, pero pakaramdam ko ay ito na lang tanging paraan para sa mga pangyayari ito. Sa bahay, uuwi ako at lagi na lang kayong nag-aaway. Mahal ko kayo, tatay, pero bakit parang pinagsisihan niyo na narito ako? Si tatay lagi nilang sa akin pinapakita ang galit niya. Kaya ko naman pero minsan sobra na eh. Sa school oo, mahina ako pero gusto ko namang matuto. Handa akong matuto. Pero bakit ganito ang ginagawa niyo sa akin? Sa mga tao dito sa lulas natin, bakit ba lagi ako ang masama? Bakit ako ang nakikita at laging mali? Ayoko na po. Hindi ko na po kaya. Hanggang dito na lang ang kaya ko. Gusto kong paalam sa inyo, Nay-Tay, dahil sa aking napagpasyahang magpakamatay. Alam ko ito ay hindi madaling desisyon at hindi rin ito magiging madali para sa inyo. Pero ito na ang tanging paraan na nakikita ko eh, para makalaya sa mga pinagdadaanan ko. Sana maintindihan niyo ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang patuloy na mabuhay sa ganitong sitwasyon. Nagmamahal, Austin. Okay, class, magsitahimik muna kayo dahil ako ay may announcement. So, dahil sa nangyari, napag-usapan ng administrators and supervisors na as a tribute, awareness na rin, gagawa tayo ng poster slogan and as a section yun. Tribute natin yun sa nangyari incident. Thank you.
pagtuturuan namin na ito ang magiging tribute namin para sa aming nawalang kamag-aral. Ito ang magsisilbing awareness para sa lahat. Sabi nila, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit bakit tila isa sila sa nagiging problema ng lipunan? Kabataan, tinturing na regalo galing sa may kapal. Sa tahanan, dapat unang natututunan ng pagmamahalan. Mula sa magulang tungo sa kanilang mga anak. Pamilyang siyang nagsisilbing pundasyon at nagbibigay proteksyon. Ngunit bakit? Bakit isa sila sa nagiging dahilan ng pagkawasak ng kanilang mga pangarap? Paaralan kung saan muling hinuhubog ang kaalaman na galing sa tahanan. Paaralan kung saan dapat natatagpuan ang kabataan. Paaralan na kung saan siyang gagabay patungo sa tamang landas. Ngunit bakit nagiging dahilan ito ng paglayo ng mga kabataan sa tamang daan? Juvenile delinquency. Ito ay tumutukoy sa mga krimeng ginagawa ng mga batang nasa ilalim ng edad na 18. Ayon sa mga estadistika na inilabas ng Philippine National Police mula taong 2012 hanggang 2015. Mga 80% ng mga krimen ng mga minor de edad ay nauuwi sa mga krimen tulad ng crimes against property. Kasama dito ang pagnanakaw, pang-aabuso, malicious mischief at estapa. Ayon sa mga estatistika ng PNP mula taong 2012 hanggang 2015. Sa kabilang banda, mga 36% ng mga krimeng ginagawa ng mga bata sa parehong panahon ay nauuwi sa krimen tulad ng crimes against person. Kasama dito ang panggagahasa, pagtatangkang panggagahasa, attempted rape, acts of lasciviousness, physical injuries, murder, attempted murder, seduction, grave threats, abduction, at homicide. Juvenile delinquency. Isang maling gawain kung saan ang mga kabataan ang nakakagawa. Isang hindi kaaya-ayang gawain kung saan sa paningin ng lipunan, batas at pamahalaan ay pagkakasala at taliwas sa kung ano ba ang tama. May iba't ibang dahilan at pinanggagalingan ang punot dulo ng mga ito. Sa pisikal na kapaligiran, sa mga taong nakapaligid, pamilya, eskwelahan, social o mass media at maging sa espiritual na aspeto. Sa murang edad ay maaaring nakakaranas sila na hindi pa naman gaano naiintindihan at pasok sa kanilang kaalaman. Maagang namumulat sa madilim na bahagi ng mundo at posibleng naiimpluwensyahan nito. Bilang guro, bilang kaibigan, bilang kamag-anak, nagsisimula ang bilang pati sa istorya nito. Tunay ngang nagaganap ang tila ba'y sa pelikula lang namin noon nasasaksihan. Ngunit heto, tila ba'y nasa walang bahala at pakialam namin ang isang batang nawala na lang na parang isang bula. Nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, at ngayon nagsisisi sa naging kinahinatnan. Bilang isang guro, ako'y naririto upang ipaalam sa lahat ng naririto na ang isyong nagaganap sa ating lipunan ay tunay at totoong nakakabahala. Isa at parte ako ngayon sa ilulunsad ng aming paaralan na isang programa na kung saan ang slogan ito ang siyang magiging punot dulo ng mga kaganapan. Naglungsad ng regular na kamustahan o konsultasyon ang paaralan kung saan ang guidance office nila ay bukas sa bawat estudyante at manggulang na nangangailangan ng patnubay na siyang gagabay sa kanila sa mga pagkakataong sila ay nakakaranas ng mga bagay na mas mabuting na agapan agad ng pagkonsulta. Sa kanilang mga kaharian at nakakonsulta dito sa paaralan.
sa isang upang natabagi yung mga sama na rin para masusulat ang mga problem. Ngayon po ay i-serve it. Ayos na upang sa kayo. Sila rin ay nagkaroon ng seminar at iba't ibang programa na makakatulong sa paglusong at pagkabatid patungkol sa juvenile delinquency. Naganap ito hindi lamang sa eskwelahan, kundi pati na rin sa iba't ibang barangay. Para saan nga ba ang programa ito? Para ito kanina. Alam naman natin na talamak sa ating lipunan ang mga kabataang kulang sa aruga o pinagkaitan na tadhana na naging dahilan o sandi upang pula sila sa tamang landas. Paano nga ba natin matutulungan ang karamihan sa mga batang ito? Narito ang aming paaralan upang magbigay ng impormasyon, hakbang at gabay para sa mga kabataan upang maiwasan ang pagiging isang delinquent. Juvenile delinquency, isang maling gawain na kung saan ang mga kabataan ang nakakatakot. Isang hindi kaayayang gawin kung saan sa paningin ng lipunan, batas at pamahalan ay isang pagkakamali at aliwas ng ano nga ba ang tama. Paano nga pa natin maiiwasan ang mga ito? Paano nga ba natin maiiwasan maging delinquent ang isang tao? Narito ang mga sumusunod na pre-principles para maiwasan ang pagiging isang delinquent ng isang tao. Una, strengthen families in their role of providing guidance and discipline and instilling values as their children's first primary teachers. Sa unang principle na ito, dito nakasaad na ang magulang o ang tahanan ay unang na pangunahing tagaturo sa disiplina at asa ng mga kabataan. Dito nahuhubog kung paano sila makisama sa labas, paano sila makisama sa ibang tao, at paano sila isang magiging mabuting tao. Pangalawa,
support for social institutions including schools, churches, and other community-based organizations. Sa pangalawang key principle naman na ito, sinasabi rito na pagsuporta sa isang bata ay nakakatulong upang mag-boost ang kanyang moral na disiplina. Nakakatulong din ito para palakasin ang loob nila at maabot pa nila ang mga bagay na sa akala nila ay imposible nilang maabot. At dahil sa pamamagitan din nito, nabubuo ang isang kumpiyansa ng isang bata upang hindi siya maging mahihiyain at mailabas niya ang kanyang buong potential. Salamat. Pinapakita sa advocacy nito na dapat gabayan ng tama at husto ang mga bata. Pangaralan, huwag isang tabi at pabayaan sila. Bagus iparamdam na sila ay kabilang at kaisa. Iminumungkahi rin nito na kung mapapalaki ng maayos ang mga bata, kung nasa maayos ito na kamay ng magulang at kapaligiran, at kung siya ay binibigyan ng atensyon at kalinga at nararamdaman at nakikitang kabilang sa mga kanyang kaklase, mas maliit na tsansa na lamang na mapunta ito sa taliwas na landas. Pinapakita din dito sa aming inulunsad na mga programa ang mga programang magpapamulat sa lahat upang di gayahin ng ibang kabataan ang nakikita nilang masama sa iba. At nakakapagbukas ng isipan din ito sa mga magulang, kaibigan, guro at kaklase upang maging gabay sa tamang landas ng ibang mga batang naliligaw na sa tamang daan.